Sheena's POV. Pupunta na lang muna ako sa mga kapatid ko. Suplad ang sabi ko kay Ivan. Pagkatapos napatayo na ako. Sama ko, agad naman sabi ni Ivan. No Ivan, dito ka lang. Sagot ko naman sa kanya pagkatapos tinaasan ko siya ng kilay. Wala naman nagwapa si Ivan dahil tuluyan ko siyang iniwan doon. Di ko na rin alam kung saan ko makikita mga kapatid ko pero madali lang naman yon. Dahil kahit sa sulok ako tumingin na nakakita ko ng mga schoolmates ko. Nakita ko nga rin kaagad si ate at naka-join din ako sa ibang friends niya. Dahil nagiinom na sila pero hindi naman ako nagtagal na makita kong papalapit si Jude at ang girlfriend niya sa table ni ate. Di naman na ako pinigilan pa ni ate dahil alam niya ang dahilan ko. Sumunod, naka-join naman ako kay Lorraine at sa mga kaibigan niya. At dahil nga hindi naman kami magkabatch at magkaedad, tanong lang sila ng tanong sa akin. Di naman ako na-board ka-bonding sila pero nagpaalam din ako sa kanila kagad na nilala ko ang mga kaibigang iniwan ko roon. How's Lorraine? Tanong kagad sa akin ni Ivan nang makabalik ako. Bago pa ako makapagsalita, napatingin naman ako sa gawin ni Tyler dahil nakita kong nakatitig to. Napairap naman ako at padabog na naupo sa tabi ni Ivan. She's fine. Mukhang na-enjoy nga sa kasamang lalaki eh. Date niya siguro. Sagot ko naman pagkatapos ay nakibit ng balikat. Kita ko naman kaagad ang pagbabago na reaksyon ni Ivan kaya hindi ko na napigil ang matawa. May ka-date na si Lorraine? Wow, daig ka! Pangasar naman ni Ira. Sabihin mo sa akin, Sheena, kung sinong kadate niya at bubugbugin ko. Sabi naman ni Ivan kaya't sabay kaming natawa ni Ira. Baka ikaw pang bugbugin, kuya. Wag na lang. Natatawang sagot ko sa kanya. Wala naman talagang kadate si Lorraine. Gusto ko lang si Ivan asarin ngayon kapalit ang pangasar niya sa akin kanina kay Tyler. Di na rin naman nagtagal pa ang asaran namin doon dahil nagkanya-kanya na mga kasama namin sa table nang marinig nila magsisimula na ang sayawan. O, paano ba yan? Iiwan ko muna kayong dalawa, ha? Aayaan ko lang magsayaw si Lorraine. Sabi ni Ivan habang nakatayo na. What? Iiwan mo kami rito ni Sheena? Isasayaw mo muna kami bago si Lorraine. Pagre-reklamong sabi naman ni Ira at tinawakan pa talaga ang coat na suot ni Ivan para di maalis doon kaagad. Malulukot ang damit ko, Ira. Isa pa, bakit ko naman kayo isasayaw? Eh marami namang lalaking gusto makipagsayaw sa inyo. Sunod-sunod namang sagot ni Ivan para tanggihan ang sinasabi ni Ira. Magsasalita pa sana ulit si Ira nang sabay-sabay kaming napatingala sa isang lalaking tumayo sa gilid niya. Di ko maiwasang hindi mapanganga dahil si Marco yon. Si Marco na crush ni Ira. Ira, tawag niya sa kaibigan ko. Napangisi ako dahil alam kong sobrang galak ngayon ng kaibigan ko. Gwapo si Marco at isa rin sa mayaman dito sa town namin. Gustong gusto siya ni Ira dahil bukod sa gwapo, sikat at mayaman, mabait din to at matalino. Mukha namang natulala si Ira kay Marco kaya naman naramdaman kong mahinang pagsiko sa akin ni Ivan. Mahina ko namang sinipang pa ni Ira sa ilalim ng lamesa para bumalik sa wisyo. Yes? Nauutal na sabi naman ni Ira pagkatapos ay umayos ng upo. Can we dance kahit sandali lang? Tanong nito sa kanya kaya mas nananda kaya ang mga mata ko. Sure Marco, pwedeng-pwede mo isayaw yan kahit nga magdamag ngayong gabi, hindi aangal yan eh. Si Ivan naman ang sumagot kaya't siniko ko siya. May I have this dance? Di pa naman nagtatagal, si Tyler naman ang narinig ko sa gilid ko. Di ko alam kung ano nangyayari ngayong gabi at pati ako'y nadadamay sa ganito. O ayan, may nag-aaya na naman sa inyong sumayaw kaya hayaan nyo na ako. Sabi naman ni Ivan pagkatapos ay tuluyan nang umalis doon. Sandali naman ako napatingin kay Tyler na nanatili sa gilid ko. Na makita niya ang pagtingin ko sa kanya, napangiti siya sa akin. Kaya kahit na gusto ko siyang irapan, pinigilan ko na lang sarili. Please, pakiusap niya. I know there's a lot of boys who wants you to dance with them, but nagbabaka sakali din ako. Dagdag na sabi ni Tyler pagkatapos nagkibit ng balikat. Napahugot naman ako ng malalim hininga. Napalingon sa gawin ni Ira kung saan siya kanina. Pero laking gulat ko nung wala na siya roon. Nanlaki ang mga mata ko. Nilibot ka agad ang mga mata kaya naman di na siya nakaligtas sa akin. Nakikita ko silang dalawa ni Marco sa gitna ng maraming tao habang nagsasayaw. My gosh! Sino ba naman kasing taong tatanggihan ang crush nila, hindi ba? Sheena, please, I want to dance with you. Pangulit muli ni Tyler sa akin kaya't napabaling ako sa kanya. Alam ko rin naman na maraming babae naghihintay sa'yo na alokin mo sila ng sayaw. Bakit di mo sila puntan at iwan ako? Pagtataray na sabi ko sa kanya. I don't want them. Ikaw ang gusto ko. Sagot ni Tyler dahilan ng pagkalabog ng puso ko. Kapag ba nakipagsayaw ako sa'yo, titigilan mo na ako mamaya kahit saan tayo magkita? Tanong ko sa kanya habang nakataas ang isang kilay ko. Natawa naman si Tyler. Napakamot sa noon niya bago maling salita.
Well, I cannot promise that, but yes, I will try. Pagbigyan mo lang ako ngayon. Sagot niya pagkatapos si Muring naglahad ng kamay sa akin. Napatingin ako sa maputing palad niya na nasa harapan ko, kaya naman muli ako napahugot ng malalim na hininga bago ko tinanggap ang kamay niya para makipagsayaw sa kanya. Sa totoo lang, ayoko talaga makipagsayaw sa kanya, lalo pat nasimula na kaming asarin ng kaibigan ko at kaibigan niya. Ayoko lumalap ang isyo na yun sa aming dalawa ni Tyler. Pero dahil makulit siya at mukhang di naman ako titigilan, pagbibigyan ko na lang siya sa gusto niya. Thank you. Napatingin naman ako kay Tyler na nakangiti habang nakatitig sa akin. Nagsisimula na kaming sumayaw ngayon at di ko magawang tumingin ang diretso sa kanya. Medyo naiinis pa kasi ako dahil ang iilang nakakita sa amin. Kung hindi kami inaasar, kinukunan naman nila kami ng picture ni Tyler. This is gonna be your last. Huwag mong kalimutan ang kondisyon ko. Sabi ko naman sa kanya gamit ang pagsusungit na ugali ko sa kanya. Natawa naman si Tyler kaya mas lalo akong di tumingin sa kanya. Di ko alam kung ano bang nakain niya. For sure naman, nakikita niya na ako sa school noon pa at di ko lang maintindihan kung bakit siya ngayon nagpapapansin sa akin. Oh, come on, Sheena. Ngayon lang tayo nag-meet and we're schoolmates naman. Why don't we try to be friends to each other? Sagot at tanong naman ni Tyler sa akin. I already have friends. Sagot ko naman sa kanya. I know, but I still wanna be friends with you. Can we? Please? Pakiusap niya na parang bata. I will think about it first. Sagot ko naman sa kanya dahil sigurado ako, di niya naman ako titigilan. Magsasalita sana siya nang bigla na namang sumulpot si Jude sa gilid namin dahil lang sabay namin paglingon doon ni Tyler. Can I dance with you? Tanong ni Jude sa akin. Di ko alam kung ba't parang kumulo ang dugo ko nang marinig kong tanong niya sa akin. Bakit kailangan niyang isayaw pa ako? Para saan? Hindi ba't may girlfriend na siya? Bakit di girlfriend niyang isayaw niya? Sorry, but can't you see? Nagsasayaw kaming dalawa. Sagot naman sa kanya ni Tyler. I know and I can see, pero kanina ka pa. Pwede bang ako naman? Sagot naman ni Jude kay Tyler. Oh really? Well, pwede ko naman siyang hayaan na agawin mo sa sayaw namin, pero ang tanong, papayag pa siya? Sunod-sunod na sabi naman ni Tyler pagkatapos napatingin sa akin. Is it okay with you? Tanong niyang pabulong sa akin. Bahagya naman akong napahagat sa labi ko at umiling bilang sagot sa kanya. Ayoko makipagsayaw kay Jude dahil baka makita pa kami ng girlfriend niya at awayin pa ako. Mukhang friends of friends pa naman yun ni Ate Althea, kaya wag na lang. Isa pa, ayoko talaga dahil ayoko na sa kanya. Please, Sheena? Pakiusap sa akin ni Jude. Di mo ba nakita ang pag-iling niya? Ayaw niya, sabi ni Tyler. Humugot naman ako ng malalim na hininga bago tumango at nagsalita. Yes, Jude. Nagsasayaw kami ni Tyler at nag-enjoy kaming dalawa. Sabi ko naman kay Jude. Sheena? Tawag na naman niya sa akin. Jude, please, ako naman ang nakikiusap sa iyo ngayon. Tigilan mo na ako. Sagot ko kagad sa kanya dahil ayaw na naman niyang tumigil. Hindi ko alam. Nakaramihan pala sa mga lalaki ngayon malapit sa mga gusto nila. Talagang hindi ka titigilan hanggat hindi mo sila pinagbibigyan. Kadalasan pa, kailangan mo na pang mabitaw ng mga sakit na salita para lang tigilan ka na nila. Napabuntong hininga naman ako habang tinatanaw si Jude papalayo sa amin dahil para bang sobrang nakahinga ako ng maluwag nung tigilan niya ako. Nang maibalik ko naman ang tingin ko kay Tyler, nakita kong nakangiti na naman siya ngayon, kaya kunot-noo ko siyang tinignan at bahagyang tinaasan ng kilay. Ano naman ang nakakatawa? Tanong ko sa kanya. Bahagya naman siyang napailing at napayoko, pero kagad ding binalik ang tingin sa akin. Mukhang may gusto pa rin sa'yo ang ex mo, sabi niya habang nakangisi. Mas napakunot naman ang noo ko dahil nagtataka ako kung bakit niya nalaman na ex ko si Jude. How did you know that Jude is my ex? Tanong ko sa kanya habang nakakunot ang noo ko. Ha? Bakit ko naman hindi malalaman? Eh parehas kayo sikat din sa school at wala yata ang estudyante hindi nakakaalam na naging mag-on kayong dalawa. Sunod-sunod naman ni Tyler na sagot sa akin. Napanguso naman ako dahil may point nga siya. Tama nga na parehas kaming kilala ni Jude sa school, pero hindi ko naman expected na marami pa rin makakalam sa relasyon namin, lalo na at low-key lang naman kami, kahit noong kami pa. Napansin lang na kanina mo pa siya iniiwasan. Bakit ba ayaw mo siya makausap? Mukhang makikipagbalikan pa naman sa'yo. Sabi naman ni Tyler kaya naman napailing na lamang ako. May girlfriend na siya, at saka hindi nababalik sa akin yun. Kasi mahal mo pa? Pagtatanong niyang muli. Di naman ako makapagsalita. Kaagad, dahil hindi ko may pagkakailang mga part pa rin sa akin na mahal ko pa si Jude, pero ayoko na sa kanya. Alam ko naman na hindi ganun lang ang mawawala ang feelings ko sa kanya,
Lalo na 3 months pa lang naman ang nakakalipas nung maghiwalay kaming dalawa. I don't love him anymore. Pagtanggi ko pero hindi ko napigilan ang pagkautal ko. It's okay. Nararamdaman kong mahal mo pa ang ex mo pero ayoko na sa kanya. Hindi ko lang malaman ang dahilan kung bakit gusto niya pa ako makausap ngayong hiwalay na kami at may girlfriend na siya. Sagot ko naman sa kanya para maipaliwanag agad ang sarili. Pero nasasaktan ka pa rin kapag nakikita mong may kasama siyang iba? Malay mo naman, gusto niya lang ng closure sa relationship niyo. Sabi naman agad ni Tyler sa akin bago ako maling napailing. Di naman na kailangan ng ganun dahil maayos naman ang paghihiwalay naming dalawa. Pumayag ako sa gusto niyang maghiwalay na kami dahil kailangan ko mag-focus sa pag-aaral para sa magiging future career niya. Sagot ko naman sa kanya at pagkatapos, muli na naman akong napabuntong hininga bago muling nagsalita. At syempre, nasasaktan pa rin naman ako pero kaya ko naman. Dagdag na sabi ko pa. Napailing lang talaga ako dahil ngayon ko lang na-realize na para bang nakikipagkwentuhan na ako sa kanya about my past. You know what? I will help you move on. I volunteered myself to be your rebound. Sabi ni Tyler sa akin. Kunot na ako siyang muling tinignan dahil kung ano-ano na naman ang pinagsasabi niya. Pumayag ka makipag-date sa akin, makakalimutan mong ex mo para gamitin mo ako para pagsilosin at saktan ang damdamin niya. Sagot ni Tyler sa akin. Hindi ko naman mapigilang mapairap dahil sa walang kakwenta-kwentang sinasabi na naman niya. Bakit ka naman gagawin yun? Duh! You know what, Tyler? Thankful ako kasi ikaw ang dahilan kung bakit di na ako tuloy ang nilapitan ni Jude kanina. Pero yung mga sinasabi mo, kabaliwan na yan. Sunod-sunod ko pang sabi sa kanya. Kung kabaliwan ang tawag sa pagtulong ko sa'yo, ayos lang sa akin. Just give me a chance dahil gusto naman kita. Sagot niya at hindi ko maiwasang hindi mabigla sa huling sinabi niya. Para naman mawala ang awkwardness na nararamdaman ko, itinawa ko na lamang yon at umiling. Kaya ko mag-move on kay Jude nang walang ginagamit na tao. Kaya tiginan mo na ako sa kahibangan mo, Tyler. Sagot ko sa kanya at pagkatapos, umiling-iling sa kanya. Magpapahinga na muna ako. Masakit na ang paa ko. Dagdag na sabi ko pa sa kanya at pagkatapos, suminto na sa pagsasayaw. Sasamahan na kita. Sabi naman ni Tyler at inalalayan na akong bumaba. Pabalik sa table namin. Habang pabalik na kami, natanaw ko pa ang iba mga kaibigan niya at kaibigan ko na nakabalik na rin pala sa table. Hinanda ko naman ang sarili ko sa magiging asaran ngayon dahil sigurado akong hindi papayag ang mangyan na hindi kami tutuksokin ni Tyler. Sabi ko na nga ba eh, nagpapanggap pa kayo, wala kayo pero halatang halata naman. Pangaasar ni Patrick. Tingin ko kaibigan siya ni Tyler. Di naman talaga kami, nagsayaw lang. Sagot ko para depensa ng sarili. Di pa kami kaya tumigil kayo sa pangaasar. Saway naman sa kanila ni Tyler. Hindi pa. It means nililigawan mo na si Sheena? Tanong pa naman isa roon, nakaklase ko naman. Nanlaki ang mga mata ko at pagkatapos mabilis na umiling bilang sagot. Nagtawa na naman sila doon kaya naramdaman ko ang pag-init ng spisngi ko. Gusto kong pagsabihan si Tyler kung bakit ganun ang sinagot niya, pero nanatili na lang akong tahimik dahil sumasakit na rin ang paa ko. Di na rin naman sila natigil sa asarin si Tyler kaya hindi ko na lang sila pinansin. Hindi pa bumabalik sila Ira at Ivan? Tanong ko kay Phil, isa sa mga klasikong ka-table namin. Hindi pa, nagsasayaw ata eh. Sila ni Marco? Sagot naman niya sa akin kaya naman napatango ako. Mukhang tatapusin yata ni Marco ang kanta bago pa ito tumigil sa pagsasayaw. Narinig kong sabi ng isa sa mga kaibigan ni Tyler. Nagtawa na naman sila roon kaya di ko na napigilan ang sarili na hindi mapangisi. Lalo pa't alam kong si Ira ang kasayaw niya ngayon. Sigurado akong makakatulog ang kaibigan ko ngayong gabi na may ngiti sa labi. Masaya ako para sa kanya dahil hindi pa natatapos ang buong taon. Natupad na niya ang isa sa mga pangarap niya. Ang pangarap na isayaw siya ng crush niya na si Marco. Maya-maya naman, dumating na si Ivan. Nakababalik lang. Di na siya nakangiti at nakasimangot. Sobrang seryosong mukha niya kaya hindi ko maiwasang hindi siya tingnan. Mabuti naman at nakabalik ka na. Ang tagal mo na nga't mas mukhang matagal pa si Ira. Reklamo ko pa sa kanya. Napailing naman siya at napaupo sa tabi ko. Sandali naman ako napalingon sa grupo nila Tyler at nagtawanan dahil sa mga pinag-uusapan nila at nakita ko nakatitig sa akin si Tyler kaya't mabilis ako nag-iwas ang tingin sa kanya. Di naman nagsalita si Ivan dahil sobrang seryoso pa rin ang mukha niya. Kaya naman para mawala iyon, bahagya akong tinusok ang tagilinan niya para patawanin siya. Pero hindi naging effective iyon sa kanya.
Kaya't napabuntong hininga na lang. I'm just gonna get some drinks. Sabi ni Ivan sa akin pagkatapos ay mabilis na tumayo at umalis doon. Napahagat naman ako sa nabi ko at napailing bago tuloy ang tumayo para sundan siya. Napaisip tuloy ako kung pinagbigyan siya ng kapatid ko para makipagsayaw sa kanya. Nagdadalawang isip din ako kung itatanong ko rin sa kanya, lalo na't ngayon ko lang siya nakitang ganito kaseryoso. Ivan, wait, sasama ako sa iyo. Sabi ko at binilisan pang paglalakad para lang maabutan ko siya. Kahit masakit ang paa ko, pinilit ko naman ang sarili ko na makalapit sa kanya. Sigurado ako nasaktan siya sa kung naman ang dahilan kaya hindi ako papayag na magiging malungkot na lang siya ngayong gabi. Lalo pa't alam kong kapatid ko ang dahilan kung bakit siya nagkakaganto ngayon. Are you alright? What happened to you? Tanong ko sa kanya na makarating kami sa drinks area. Nangingi naman siya ng whiskey ron at binigyan naman siya kaagad. Nagulat ako na bigla niyang ininom yon. Ivan, dahan-dahan lang, sabi ko sa kanya. Muli siyang nanghingi roon at patuloy lang naman siyang binibigyan. Napailing na lang tuloy ako at nanghingi rin sa akin. What are you doing? Tanong ni Ivan habang nakakunot ang noo. Gusto mo maglaseng, right? Eto, sasamahan kita. Sagot ko sa kanya pagkatapos nagkibit ako ng balikat. Gumuhit sa lalamunan kong mainit na alak hanggang sarap ng san dahil sa tapang nito at kahit hindi ko gustong lasa nang hingi akong muli. Stop it, Sheena. Masyadong hard ang mga yan. Saway niya sa akin. Di naman, ang sarap nga eh. Sabi ko pagkatapos ay muling nilagok ang pangalawang shot. Don't give her another shot. Mabilis malasing yan. Sabi ni Ivan sa bartender na naroon. Pagkatapos kumuha siya ng wine at inabot sa akin. Anong gagawin ko rito? Tanong ko naman sa kanya habang nakataas ang kilay. Gano'n lang inumin mo at baka malasing ka kaagad. Sagot niya sa akin. So what's happening to you? Naisayaw mo ba ang kapatid kong si Lorene? Tanong ko naman kaagad sa kanya dahil hindi ko na napigilan ang sarili ko. Kita ko naman ang bahagyang pagkunot ng noo ni Ivan at napahugot ng malalim hininga. Ikaw, naisayaw ka rin ang crush mo, hindi ba? Swerte yung dalawa ni Ira, sabi niya sa akin. What? Paano ko magiging swerte? Eh, hindi ko naman gusto ang Tyler na yon. Si Ira lang ang swerte at mukhang enjoy na enjoy dahil hanggang ngayon hindi pa rin bumabalik sa table natin. Sunod-sunod ko namang sagot sa kanya. I'm happy for her. Sagot din naman ni Ivan sa akin pagkatapos nagkibit ng balikat. Napatango naman ako dahil ganun din ang nararamdaman ko para sa kaibigan. Pero hindi pa rin makatakas sa akin si Ivan ngayon dahil mukhang iniba niyang usapan at di niya man lang sinagot ang tanong ko kaya inulit ko yun sa kanya. Ang tanong ko ang sagutin mo. Naisayaw mo ba ang kapatid ko? For sure naisayaw mo dahil ang tagal mo ring nawala. Sabi ko pagkatapos nagkibit ng balikat. Oo, naisayaw ko siya. Pero dahil ang tagal mo ring nawala. Sabi ko pagkatapos nagkibit ng balikat. Dahil may nag-aya din kaagad sa kanyang magsayaw. Sagot ni Ivan sa akin pagkatapos ay napainom na naman ang alak na hawak niya. At bakit ka naman pumayag na makipagsayaw siya sa iba? Tanong ko habang nakakunot ang noo ko. At sino rin naman ako para hindi pumayag? Tanong din naman niya sa akin. His future boyfriend, duh! Sagot ko pagkatapos inirapan siya. Sarkasi ko siyang natawa at napailing kaya hindi naalis ang tingin ko sa kanya. Ang gantong mga reaksyon ni Ivan ngayon ko lang nakita. Kahit matagal na kami magkaibigan kaya curious ako kung ano ba talagang nangyayari sa akin. Ang sarap sanang pakinggan yan, Sheena, pero hindi eh. Your sister already have a boyfriend. Ang sabi niya sa akin noon, maghintay lang ako sa kanya hanggang makagraduate siya ng college. Sunod-sunod ang sabi ni Ivan kaya nanahimik na lang ako. Tinupad ko naman ang sinabi niya na hintayin ko siya. Nakita mo naman kung paano ko iwasan ang babaeng nagpapapansin sa akin para lang sa kapatid mo. Pero hindi ko lang talaga inaasahan ngayon. Na habang naghihintay pala ako sa kanya, nagmamahal na siya ng iba. How ridiculous, right? Patuloy niya sa pagsasalita pagkatapos napapailing. Napahagat ako sa labi ko habang pinapakinggan ko ang pagkukwento ni Ivan. Wala akong alam sa paghihintay na ganoon na sinabi ng kapatid ko dahil di lang naman talaga mahiling magkwento si Ivan. Kahit ako nga shock ngayon sa nalaman eh. Bakit di mo sinasabi sa akin? Tanong niya. Napakunot naman ang noo ko. Sasabihin ng alin? Nagtatakang tanong ko. Na may ibang nanliligaw na pala kay Lorene. For sure nagpupunta rin sa bahay ninyo at nakikita mo. Bakit di mo sinabi sa akin? Bakit inayaan mong umasa pa ako? Sunod-sunod niyang sabi at tanong sa akin kaya sunod-sunod din ang pag-iling ko. Ivan, I didn't know what you're talking about. Sa tingin mo ba magagawa ko yun sa'yo? Sagot at tanong ko naman sa kanya. Napailing lang naman sa tinignan ako gamit ang punong-puno ng disappointment sa mga mata niya bago ko tuluyang iniwan doon. Nalaglag naman ang pangako at napatanong sa sarili.
Bakit parang kasalanan ko? Bulong ko pa sa sarili. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.